Senate President Tito Sotto and Senator Risa Hontiveros locked horns over a bill seeking to prevent teenage pregnancy. Sotto questioned the measure's social protection provision that allows pregnant students to take special leaves of absences so that they may be able to pick up where they left off in school after attending to their health concerns. The Senate President says this provision does not speak of prevention, but of condonation. But Hontiveros, the sponsor of the bill, defended the provision, saying that this is to give pregnant students the chance to turn their lives around. She adds young mothers need help and support and not judgment. Here's the heated exchange. Even if they become pregnant at a too young stage of their lives, to be able to, through the social protection section, to get back on their feet and to continue moving forward in their lives. With this section, we will not be preventing it because as sasabihin ng teenager, okay lang ako mabuntis, tatanggapin din naman ako eh. Actually, Mr. Hindi po, Mr. Hindi, mas mabuting mapigil. Ay, nako, hindi ako pwede. Ayoko. I will not be allow myself to be pregnant because I might not be able to continue my studies. Isn't that a better way of preventing? Instead of saying, no, no, tatanggapin din natin. Hindi natin pwede expel, hindi pwede i-dismiss, at saka hindi, kailangan tanggapin mag-enroll. Hindi, ang lakas ng loob ngayon itong teenager. These are still the young citizens na kailangan nating saluhin, Mr. President. Common sense will dictate na pagka hindi ka tatanggapin, pipigilin, mas importante ang pag-aaral sa'yo, hindi mo papayagan ikaw ay maging, ikaw ay maging pregnant. Itinotolerate natin, hindi mo mapiprevent yan. Pinoproteksyonan mo eh, imbis na sabihin mo, wag. It's a non-judgmental focus, Mr. President. Dahil nangyari na yung nangyari, so paano natin bibigyan ng suporta yung mga kabataang babaeng iyon na iwasto muli ang kanilang katayuan sa buhay ngayon at sa hinaharap? The answer there is not to punish them or to withdraw from them the social protection due every citizen. It is to afford them other forms of social protection precisely para hindi maputol yung pag-aaral nila, na nanganganib na maputol kung patuloy yung pregnancy at childbirth nila na walang suporta, at para tulungan sila makabalik sa pag-aaral pagkapanganak at magpatuloy sa paghahanda sa trabaho